nakita ng ilang respondents sa Christine De Sera case ang ina ng namatay na flight attendant. Kabilang sa mga reklamo, balak nilang isang palakan kay Sharon De Sera ay perjury, libel, cybercrime at malicious prosecution. Ito ay dahil sa amanoy patuloy niyang pag-iit na ginahasa ang kanyang anak na taliwas sa findings ng mga otoridad. Noong Biyernes, sinapana ng patong-patong na kaso ng NBI ang respondents sa De Sera case, pero ang isinampa lamang ay reckless imprudence resulting in homicide at obstruction of justice. Hindi kasama ang rape. Sinampa naman ng perjury ang mga investigador sa kaso. Ipinagdiriwang ang 500 taon ng Katolisismo sa bansa. Kaysa misa sa Vatican kahapon, pinasalamatan ni Pope Francis ang mga Pilipino sa paghatid ng ligaya sa mundo. Magpapalita, Presidente Matula. Sa Vatican ay pinagdiwang din ang 500 sentenaryo ng Katolisismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng misa pinamunuan ni Papa Francisco. Kinilita ito sa St. Peter's Basilica kasama ang ilang representante ng simbahang Pilipino, tulad ni dating Archbishop of Manila, Cardinal Luis Antonio Tagle. Isa sa mga pangunahing mensahe ng Santo Papa sa mga Pilipino ay panatilihin ang matatag na pananampalataya. Dito sa atin, puno ng mga deboto sa loob at labas ng simbahan. Pero kahit na maraming tao, nasusunod pa rin naman daw ang minimum health protocols. Tulad na lang sa Quiapo Church kung saan hanggang 500 katao lang o kalahati ng regular na kapasidad ang pinapayagan makapasok sa loob. Pinahagi ni Father Douglas Bado na pa-local vicar ng Quiapo Church kung paano nag-umpisa ang Katolisismo sa bansa. Paggunita natin, no, na nang dumating dito ang mga Kastila, no, kasama na dito, daladala nila yung pananampalataya na ipinakilala sa mga Pilipino. Doon ay nakilala natin kung sino ang Diyos, kung ano ang ginagawa mo sa atin, at kung ano ang kumbaga biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ayon naman kay Father Cali Yamadi ng Manila Cathedral, talagang hindi mapigilan ng kahit anong pandemya ang pananampalataya ng Pilipino. Sa halip, mas tumatag pa nga raw ang paniniwala ng maraming sa Diyos. Ang panahon ng pandemic ay napansin namin na tumaas yung paghahanap ng mga tao sa Diyos. Kasi siguro dahil nga nagkaroon tayo ng matinding pagsubok at hindi lang isang tao, hindi buong bansa, buong mundo nagkaroon ng pagsubok, napansin namin na tumaas lalo yung paghahanap ng mga tao sa Diyos. Para naman sa mga nakausap nating deboto, importante raw na ipagdiwang ang okasyon kahit may pandemya. Dahil ito ay nagsisilbing inspirasyon na kahit anong unos ay nariyan pa rin ang Panginoon. Napakahalaga as Pilipino kasi ito yung nagbigay sa atin ng panawin ng inspiration to keep on going. It strengthens our faith and this gives us the reason to celebrate amidst the crisis that we are having right now. Dalangan ng karamihan sa ating mga pangayam ay sana ay matapos na itong pagsubok na kinakaharap hindi lamang ng Pilipinas kung hindi ng buong mundo upang malampasan na ang hirap na tinaranas ng lahat sa ilalim ng COVID-19 pandemic at manumbalik na sa normal ang buhay ng bawat isa. Presidente Matula, CNN Philippines. Ngayon, kilalanin natin ang mahalagang papel ng mga babaeng leader ng simbahan. Ano ba ang kanilang natatanging ambag sa pagpapalakas ng pananampalataya? Nagbabalik si Chrissy Dumatula. Tuwing pumupunta sa mga simbahan, kadalasan, ang makikitang namumuno sa pagsamba ay pawang mga lalaki. Sa simbahang Katolika na nga lang, ang mga namumuno ay mga pare at obispo. Pero kumakailan lang ay humila ni Pope Francis ang kauna-unahang babae para maging isa sa mga kalihim ng Synod of Bishops. Dahil dito si French Sister Natalie Bicot ay maaari nang makaboto sa mga mahalagang desisyon sa Vatican. Dito sa Pilipinas, hindi na rin bago ang mga influential na leader na babae sa simbahang Katolika. Ayon sa mga maging ating nakausap, kailangan pang bigyan ng mas malawak na partisipasyon ang mga kababaihan sa simbahan.
pinukas din na ilang of mandated organizations, most of them are women. Who are the categories? All of them, almost all of them are women, or majority are women. So actually, when you look at who serves the church, what makes the church alive are women. Really, if you take away women from the church, patay ang simbahan. Excuse me lang po. But what is important about female leadership is the heart. You know, you need a heart, a mother's heart, an open heart to be with people, to listen, and to journey with people. It is a truth. Jesus is our only deliverance. Sa ibang prominente religious groups sa bansa, tulad na lang ng Born Again Christian, dumarami na ang mga pastora. Inilahad ng mga ito na mas komportable raw na magkwento ng sarili. Okay, ang mga babaeng mananampalataya sa kapwa nila, babae, at yun din ang mga kabataan. Especially din sa mga bata, mas madaling yung mga bata lumapit sa mga babae, siguro dahil nanay, no, yung tingin nila sa amin. So, nagiging madaling sa kanila na lumapit at matuto ng salita ng Panginoon. I think because I'm a woman, this is where the advantage comes into play. Generally speaking, probably more creative, and they are more emotionally connected, they are more sensitive. So I guess when it comes to the matters of the heart, you know, young girls, when they are having some issues with the heart, I feel that they'd be more comfortable talking to a female pastor. Sa pagbabagong panahon, mas nabibigyan halaga na ang papel ng mga kababaihan sa simbahan. Ano man ang reason, bihira kang makita ng bahay talangin na walang presensya ng kababaihan. Kasi dumatulak, Silang Philippines. Breaking news sa CNN Philippines, nagpositibo sa COVID-19 si Presidential Spokesperson Harry Roque. Kinumpirma yan mismo ng Kalihim. Pero ayon sa kanya, negatibo siya sa virus hanggang no March 10. At susunod, big winner sa 2021 Grammy Awards, alamin, magbabalik ang balita sa CNN Philippines.